Alright mga amigos, alam kong napakaraming Pinoy boxing fans ang gustong makita ang sagupaang na Oya the Monster Inoue at John Riel Cuadro Alas Casimero. Sa katunayan, maraming Pinoy ang nagsasabing bibilib lamang sila kay Inoue kapag nilabanan nito ang ating pambato na si Cuadro Alas. At ngayong araw po mga amigos, may magandang balita po ako sa inyo. This is legit, hindi gawa-gawa. Galing mismo sa bibig ni Naoya the Monster Inoue at kanyang Japanese promoter na si Mr. Hideyuki Ohashi. Ibinahagi po ni Mr. Hideyuki Ohashi ang planong tatlong laban para kay Naoya Inoue sa taong 2024. Aniya, "For Inoue's next fight, I'm thinking about bigger venues and I'm also thinking about Saudi Arabia. The Tokyo Dome is an option." Kinukulang na daw kasi ngayon mga amigos ang Ariake Arena na may 15,000 seating capacity sa mga laban ni Inoue. Kaya tinatarget na ngayon ang Saudi Arabia at Tokyo Dome na may 55,000 seating capacity para sa mga susunod na laban ni The Monster. Tulad sa mga nauna nating ibinalita, kasalukuyang naikipag-negosasyon ngayon ng kampo ni Naoya Inoue sa kanyang WBC mandatory challenger, Mexican Luis Pantera Neri, na target ganapin sa Mayo. At sakaling manalo daw po si Inoue, malaki daw po ang posibilidad na susulong sila sa pagdebensa naman sa WBA mandatory challenger ni Inoue na si former Unified World Champion Murojon Akhmadaliyev na posibleng ganapin naman sa Setyembre sa Middle East. At kapag nanalo si Naoya Inoue kontra kay Murojon Akhmadaliyev, sinabi po mismo ng promoter ni Naoya Inoue at galing daw mismo sa bibig ni Naoya Inoue na balak magkaroon ng isang voluntary title defense ni The Monster Naoya Inoue kontra sa ating pambato na si Cuadro Alas John Riel Casimero. Ibig sabihin po mga amigos, pag voluntary title defense, kahit hindi na po maging number 1 contender pa, itong si John Riel Casimero ay lalabanan siya ni Inoue. Bagamat hindi yan yung laban na gusto ng promoter ni Inoue, subalit para kay Inoue daw po mga amigos, may unfinished business kasi sila ni Casimero. Dahil nakatakda nga po saan silang maglaban noong Abril taong 2020, kundi lamang na peste ng pandemic. So ayan po mga amigos, kapag lumusot si Inoue sa kanyang dalawang mandatories, isang voluntary title defense para kay Casimero ang nakahanda. Kaya naman dapat yung promoter ni Casimero mga amigos ay bigyan si John Riel Casimero ng mga stay busy fight para naman makondisyon yung katawan ng ating pambato. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang mabuno.